Mahilig ka ba sa mga bulaklak? So sa video ito ay ating pag-uusapan ng inyong mga birthmonth flowers at ano ang mga kahulugan nito at simbolo. Ating simulan sa buwan ng January. Ang mga bulaklak ng kapanganakan ng buwan ng Enero ay ang Carnation at Snowdrop. Kailangan ng isang tiyak na malakas na pamumukadkad upang mamulaklak ang mga carnation sa malamig na buwan ng taglamig. At bilang pinakapopular na bulaklak ng kapanganakan para sa buwan ng Enero, ang carnation ay isang bright spot sa madilim na buwan. Ang mga ito ay isa sa ilan lamang na mga bulaklak na maaaring mamukadkad sa malamig na panahon hanggat ang temperatura ay nananatiling above freezing. Ang carnation ay sumisimbolo sa paghanga, pag-ibig at pagkakaiba. Magaganda sila at simpleng mamulaklak na siya namang dahilan kung bakit kaakit-akit silang pareho bilang isang tagapunong bulaklak at bilang isang makulay na palumpon o buki. Ang snowdrop naman ay namumulaklak din sa mga buwan ng taglamig sa pagitan ng Enero at Marso. Sila ay sumisimbolo ng pag-asa at muling pagsilang. February. Ang mga bulaklak ng kapanganakan ng Febrero ay lila at primrose. Habang marami naman ang nauugnay sa mga pulang rosa sa February dahil sa araw ng mga puso. Pero ang violet talaga or lila ay ang tunay na bulaklak ng kapanganakan ng Febrero. Ang namumulaklak na lilang ito ay simbolo ng kahinhinan, katapatan at kabutihan. Sa panahon ng Victorian, ang pagreregalo ng mga violets ay isang pagpapahayag na laging totoo at nagsisilbi pa rin ito bilang isang napakagandang paalaala ng katapatan, pagkamalalhanin at pagiging maaasahan. Ang isa pang bulaklak na madalas na binabanggit bilang bulaklak ng kapanganakan ng Pebrero ay ang primrose. Ito ay isang maputlang kulay dilaw na perennial na Europe origins. Ang mga primrose ay sumisimbolo sa batang pag-ibig, kaya't sila ay isang mahusay na regalo para sa pagpapahalaga sa iba. Para sa mga taong ipinanganak sa buwan ng Marso, ang bulaklak ng inyong kapanganakan na ay ang daffodil. Nararapat na ang lahat ng mga masayang dilaw na bulaklak ay kumakatawan sa unang buwan ng tagsibol. Ang mga maliliit na bukong ito ng liwanag ay sumisimbolo ng walang kaparis na pag-ibig at nagsisilbing paalaala na ang araw ay laging nagniningni kapag ang mahal mo sa buhay laging sa iyong tabi. Ang iba't ibang mga daffodil na kilala rin bilang jonquil ay magkakaiba sa kulay na nagtatampok naman ng puti, orange at maputlang dilaw ng mga pamumulaklak. Ang mga bulaklak naman para sa ipinanganak na buwan ng Abril ay ang daisy at ang sweet peas. Ang daisy ay sumisimbolo sa kadalisayan, totoong pag-ibig at innocence. Mayroong lamang limang karaniwang mga uri ng mga daisies na may mga petals na may kulay mula sa puti hanggang kulay rosas sa paligid ng isang bold yellow center. Sa lumang English, tinatawag ng mga tao ang daisies na araw ng mata dahil ang mga petals ay nagsasara sa paligid ng dilaw na sento sa gabi at muling magbubukas sa araw. Ang mga daisies ay magagandang bulaklak upang maipakita ang iyong walang hanggang pag-ibig. Ang mga matatamis na gisantes naman o sweet peas ay sumasagisag sa kasiyasiyang kasiyahan. Ang mga sweet peas ay kilala rin sa kanilang matamis na halimuyak. At isang mahusay na paraan upang gawing amoy tulad ng tagsibol ang iyong tahanan. Ang mga bulaklak ng kapanganakan ng Mayo ay ang Lily of the Valley at Hawthorn. Ang Lily of the Valley ay maraming mga magagandang bulaklak na pinagsama-sama sa isang tangkay. Ang mga Lily of the Valley ay namumuti at madalas na nakaayos sa malago na halaman upang mahihantulad ang komposisyon tulad ng wildflower. Ang bulaklak na ito ay nagpapahiwatig ng tamis, pagpapakumbaba at pagiging ina. Ito ay isang partikular na angkop na regalo para sa iyong ina sa kanyang kaarawan. Ang mga bulaklak naman ng Hawthorn naman ay natatangi. Ito ay isang maliit na puti o kulay rosas na bulaklak na karaniwang nakikita na namumulaklak sa isang halaman o vase kaysa sa isang palumpon. Rosas naman at honeysuckle ang mga bulaklak ng kapanganakan ng Hunyo. Sa pagsisimula ng tag-araw, walang pamumulaklak na mas mahusay na nagpapahiwatig ng kagandahan at tamis ng bagong panahon kaysa sa mga rosas.
mayroong higit na 100 mga uri ng rosas. Ang rosas ay isang simbolo ng debosyon at pag-ibig. At ang iba't ibang mga kulay ng rosas ay nagdadala ng kanilang sariling kahulugan, mula sa masidhing pag-ibig na kulay pula hanggang sa pagkakaibigan na kulay yellow. Maari namang hindi ka pamilyar sa honeysuckle, dahil ang mga honeysuckle na bulaklak ay lumalaki sa mga palumpong o namumulaklak na mga baging at hindi madalas na ginagamit sa mga bouquet. Ang mga bulaklak ng honeysuckle ay nakakaakit sa mga butterflies o sa mga paru-paro. Ang mga bulaklak naman ng kapanganakan ng Hulyo ay ang Larkspur at Water Lily. Ang mga Larkspur ay makikita sa isang malawak na hanay ng mga kulay, na kulay kabilang ang indigo, lila at rosas. Ang mga rosas na Larkspur ay sumisimbolo sa pagkakamali, habang ang mga buti ay sumisimbolo ng kaligayahan. Karaniwan ng mga Larkspur ay sumisimbolo ng positivity at pag-ibig. Ang mga Water Lily naman ay isang natatanging bulaklak na lotus-like. Sumisimbolo sila sa isang kadalisayan o muling pagsilang. Maari kang makahanap ng mga Water Lily na lumulutang sa itaas ng tubig mula sa Mayo hanggang sa unang bahagi ng Setyembre. Ang mga bawat bulaklak ay tumatagal lamang ng mga 4 araw hanggang sa ito ay lumubog na sa ilalim ng tubig. Ang mga bulaklak naman ng kapanganakan ng Agosto ay ang Gladiolus at Poppy. Ang Gladiolus ay minsan ay tinutukoy bilang Swords of Lily dahil sa kanyang mahaba at payat na hugis. Ang matapang na pamumulaklak ay matatagpuan sa isang iba't ibang mga kulay kabilang ang pula, rosas, orange, dilaw, lila at puti. At ito ay isang simbolo ng lakas ng pagkatao, paggunita at katapatan. Samantalang ang Poppy ay kilala para sa maliwanag na pulang kulay nito. Isinuot ito sa Armistice Day sa mga bansang tulad ng United Kingdom, Canada at France bilang simbolo ng pag-alaala sa mga nawalan ng buhay sa World War I. Ang Poppy ay sumisimbolo din ng imahinasyon. Ang mga bulaklak ng kapanganakan naman ng Setyembre ay ang Aster at Morning Glory, na kilala rin bilang mga starworts o mga bulaklak ng hamog na nagyelo. Ang mga Aster naman ay isang simbolo ng makapangyarihang pagmamahal, affection at karunungan. Magagamit ang mga Aster sa maraming mga kulay. Ngunit ang pinakakaraniwang kulay matatagpuan ay ang kulay rosas, puti, pula, mauve o lilac blooms. Tulad din ng Aster, ang Morning Glory ay sumusimbolo rin ng unrequited na pag-ibig. Bumubukas sa mga bulaklak na mga petals sa umaga, kaya naman mula rito ang pangalan na Morning Glory. Para sa buwan naman ng Oktubre, ang inyong bulaklak ng kapanganakan ay ang Marigold at Cosmos. Sa mga gintong pamumulaklak na tumutugma sa kulay ng mga dahon ng taglagas, hindi nakakagulat na ang marigold ay angko para sa buwan ng taglagas na ito. Sumasagisag sa marigold ang mabangis na pag-ibig, pagnanasa at pagkamalikhain. At bilang karagdagan sa kanilang kagandahan, ang mga marigold ay mayroon ding mahabang tradisyon na ginagamit na nakakapagpagaling upang mapagaling ang pamamaga at mga problema sa balat. Samantalang ang mga bulaklak naman ng Cosmos ay kumakatawan sa kapayapaan at katahimikan. Makikita sila sa mga maliliwalag na kulay na tulad ng orange, pink at lila. Nakakaakit din sila ng mga bubuyog, kaya ang isang mahusay na bulaklak na lumago upang iguhit ang pollinator sa iyong hardin. Ang bulaklak naman ng kapanganakan ng buwan ng Nobyembre ay ang Bright Cherry na Chrysanthemum. Kadalasang tinutukoy lamang bilang mga mums. Maari mong makita ang pamumulaklak na ito sa isang malawak na hanay ng mga sukat at kulay, kabilang ang pinakakaraniwang kulay rosas, puti, dilaw at pulang mga varieties. Ang mga chrysanthemums na kadalasang sumasagisag sa loyalty at honesty, kahit na ang kahulugan nito ay maari magkakaiba depende sa kulay ng bulaklak. Para naman sa buwan ng Disyembre, ang iyong bulaklak ng kapanganakan ay ang Narcissus at ang Holly. Ang Narcissus ay sinasagisag ng magandang hangarin, pag-asa at kayamanan. Ang Narcissus ay talagang isang linyos ng mga bulaklak at ang katulad nito ay ang bulaklak ng Daffodil. At ang mga bulaklak ng Narcissus ay kilala sa kanilang gitna na tulad ng trompeta. At ang Holly naman ay isang maginhawang halaman ng kapanganakan para sa Disyembre. Dahil napaka-popular nito sa paligid ng pista opisyal, sumisimbolo ito ng proteksyon at pagtatanggol.
Sa halip na isang tradisyonal na palumpon ng irigalo, irigalo na lamang ang isang korona ng bulaklak na ito upang matulungan ang tatanggap na ipagdiwang ang kanilang kaarawan sa buong buwan.